Tayo po ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na kami ay iyong natagpuan na lumayo sa Diyos at naligaw dahil sa kasalanan. At ikaw ay namatay para sa amin na mga kaaway mo, O Diyos, dahil sa aming masasamang gawa. At tinubos mo ang aming mga kasalanan, magpakailanman, sa pamamagitan ng pagdanak ng iyong dugo, at kami ay iyong ipinagkasundo sa Diyos, at iniligtas mo rin ang aming mga espiritu nang walang hinihinging kapalit, at ginawa mo kami na mga anak ng Diyos, at ibinigay mo sa amin ang maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang bayan ng Diyos. Sa oras na ito, kami na pinagbuklod sa pamamagitan ng maluwalhating dugo ng Panginoon, salamat po sa pagpapahintulot sa amin na makapagtipon ng sama-sama sa harapan mo, O Diyos, at purihin ang biyaya ng Panginoon at mapag-aralan ng iyong salita at magkaroon ng fellowship. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Sa mga kapatiran na nakikinig ng sermon sa kani-kanilang sariling tahanan dahil sa COVID-19, nananalangin po kami na samahan mo po sila sa pamamagitan ng iyong nararapat na biyaya at kapangyarihan. Ang mga churches sa aming bansa at sa buong mundo at ang aming mga kapatiran ay nag-iingat ng kanilang pananampalataya sa gitna ng mga paghihirap at ipinahahayag ang Ebanghelyo. At kami ay naniniwala na sasamahan mo po sila at hahawakan ng iyong kapangyarihan, salita, pag-ibig at mahabaging mga kamay. Kami po ay umaasa sa iyo. Nawa ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, pag-ibig at mahabaging mga kamay mo ang gumabay sa mga kapatiran na ipinapangaral ang Ebanghelyo upang kanilang mapatotohanan ang Ebanghelyo ng Panginoon na may katapangan. Akayin mo po ang maraming nawawalang kaluluwa sa harapan mo, O Diyos, at hayaang makatanggap ng kaligtasan at tulungang mapalakas ang mga ligtas na brothers and sisters sa salita at pag-ibig ng Panginoon. Ipahintulot mo po sa mga may sakit na sila ay mabilis na gumaling mula sa kanilang kondisyon at kahabagan mo po silang may nanghihinang puso o silang mga nahulog sa tukso upang huwag po silang matisod. Ikaw, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng nararapat na salita sa tamang panahon at tinuturuan kami sa tamang landas, sa oras po na ito, turuan mo po ulit kami kung anong salita ng Diyos ang nais mo pong sabihin sa amin, ang banal na kalooban ng Panginoon, at kung anong uri ng tao kami dapat maging sa harapan mo, O Diyos. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan natin sa Roma chapter 11. Roma chapter 11 verse 35 hanggang chapter 12 verse 2. Basahin natin mula sa Roma chapter 11 verse 35 hanggang chapter 12 verse 2. Roma chapter 11 verse 35. O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Ako po ay nangangaral ng sermon tungkol sa mga bunga ng Espiritu Santo
sa ating buhay pananampalataya kasama ng Espiritu Santo na pinamagatang mapuno kayo ng Espiritu Santo noong mga nakaraang linggo. Ang magkaroon ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin na naguumapaw pagkatapos ng kaligtasan, maaari nating maipagpatuloy ang ating tamang buhay pananampalataya bilang anak ng Diyos at isang Kristiyano. Kaya nga, sinabi ng Panginoon na dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo upang hindi sumunod sa pagnanasa ng laman kundi sa Espiritu Santo. Kaya kung tayo ay puno ng Espiritu Santo, maaari tayong mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian sa loob ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi sumusunod sa pagnanasa ng laman. Sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Hinayaan ng Diyos na ating malaman at matutunan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin na mga naipanganak na muli at grupo ng mga Kristiyano. At tinutulungan tayo ng Diyos na mamuhay ayon sa kung ano, kung saan siya nagagalak. Ipinapaalam sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban. Binibigyan tayo ng pagnanais at ng lakas upang sundin ang kanyang kalooban. Kaya nga, tulad ng salita, makakapamuhay tayo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos kung tayo ay namumuhay ng ayon sa Espiritu Santo. Dapat nating naisin ito. Tayo'y mga ligtas na, mayroon tayong buhay na walang hanggan, tayo'y naging mga anak ng Diyos, tayo'y mga Kristiyano na ngayon. Hindi lamang ito ang mga dapat nating ipagmalaki, kundi ngayon bilang anak ng Diyos, dapat tayong mamuhay ng ayon sa Espiritu Santo bilang isang taong nagkaroon ng buhay na walang hanggan bilang Kristiyano. At dapat tayong mamunga ng bunga ng Espiritu Santo. Ang mga salita na dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo at ang mamunga ng bunga ng Espiritu Santo, lahat ng ito ay mga utos ng Panginoon. Ang magsasaka na nagtanim ng puno ng mansanas ay nagnanais ng mga mansanas. Kaya sa Juan 15 talatang 1, sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay ang tagapag-alaga ng ubasan. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas at ang mga ligtas na Kristiyano ang mga sanga. Higit pa rito, sinasabi nito na kung tayo ay mananatili sa Panginoon, tayo ay magbubunga ng marami. Ngayon, na ang Espiritu Santo ay nasa atin, namumunga ng bunga ng Espiritu Santo kapag tayo ay puno ng Espiritu Santo at namumuhay kasama nito. Ang bunga ng Espiritu Santo ay hindi isang bagay na mabuti kung nagbubunga o kahit na hindi. Ang mga puno ng mansanas ay dapat mamunga ng mansanas. Hindi maaaring magkaroon ng ganoong teorya na ito ay makakapamunga o hindi. Sa Biblia, ayon kay Jesus, may isang tao na may puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Ngunit hindi ito namunga ng kahit na ano sa loob ng 3 taon. Kaya't sabi ng may-ari, putulin ito. Bakit ito sinasayang ang lupa? Ang puno na hindi namumunga ng anumang bunga ay walang silbi. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, dapat nating makatuwirang sundin ang Espiritu Santo upang mabigyang kasiyahan ng Diyos at mamunga para sa kanyang kaluwalhatian. Ayon sa Roma 6:21-22, silang mga namumuhay ayon sa laman ay mga alipin ng laman at ang bunga ng laman ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya sa Galatia chapter 5 din, may iba't ibang kasalanan tungkol sa pagnanasa ng laman ay naisulat at ang bunga ng kasalanan na namumuhay kasama ng mga pagnanasa ng laman ay para sa
ito ay para sa walang hanggang pagkawasak. Kaya sa Roma 6:22, bilang mga alipin ng katwiran, silang namumuhay na kasama ang Espiritu Santo, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Ngayon, magkatulad ba ang tao na nakatanggap ng buhay na walang hanggan at ang taong nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan na hindi pa nakakatanggap ng buhay na walang hanggan? Malamang ay hindi. Gaya po ng sinasabi sa Mateo 7:16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Tayo ay nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At pagkatapos ng maligtas, kung mamumuhay tayo ng ayon sa biyaya, katotohanan at salita ng Diyos, natural tayong magbubunga ng nararapat na bunga. Magbubunga tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit kung walang anumang bunga, anong kahulugan ito? Namatay na ang puno na ito. Kung ang puno ay hindi nagbubunga ng mabuti, kundi masama, kung gayon, sa simula pa lang ay masamang puno na ito. Kung ang isang tao ay nagsasabi na siya ay ligtas na, pero kailangan niya ng paggawa para makapunta sa langit, siya ay nagdadagdag ng mga gawa sa biyaya ng Diyos para makakapunta na siya sa langit. Ito ay ibang ebanghelyo. Yan ay ibang ebanghelyo. Ngayon, ay sinasabi ko na kung mayroong buhay sa isang tao na naligtas, ang Espiritu Santo at ang Diyos na nasa kanya, siya ay kusang magbubunga. Natural lamang na magbunga ng ubas ang puno ng ubas. Ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti. Ngayon, ay hindi tayo kontento sa pagkakaroon lamang ng kaligtasan ng mapayapa at komportable. Hindi tama ito sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ngayon, bilang anak ng Diyos, dapat tayong mamuhay ng nararapat sa Kristiyano. Gaano karaming salita ang binabanggit dito ng Biblia na nagtuturo sa atin kung paano nga tayong mamumuhay pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan? Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin. Tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya, hanggang ngayon ay ibinabahagi ko ang mga salita tungkol sa siyam na uri ng bunga. Sa mga iyon ay naibahagi ko na ang tungkol sa pagpipigil sa sarili. Ibinabahagi ko ito sa loob ng mahabang oras sapagkat napakaraming salita ang patungkol sa kung ano ang buhay na may pagpipigil sa sarili. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ngayon, ay kailangan nating maging magpigil upang magtagumpay sa Christian life gaya sa talatang ito. Ano ba ang pagpipigil sa sarili? Ito ay ang pagbawalan at kontrolin kung ano ang ninanais ng ating laman. Ang pagpipigil sa sarili ay inaalam kung sa ano nagagalak ang Diyos kahit na gusto ko ito. Kung hindi ito ang kalooban ng Diyos, ay huwag ko nawang gawin ito. At kahit na ayaw ko, kung dito nalulugod ang Diyos, ay gagawin ko. Ito ay pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay pagsasanay upang mamuhay ng may kaayusan at nararapat. Ibig sabihin ay pinipigil at kinokontrol natin ang ating sarili kung iyon ay hindi nararapat. Tama po ba? Ang mamuhay ng walang tamang kaalaman ay hindi Christian life. Sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay na dapat tayong gumawa ng marami dito sa mundo. Subalit, ang pamumuhay ng naaayon sa sariling pagnanais ay ang buhay na walang pagpipigil sa sarili. Ito ay hindi kinokontrol ng anuman. Kung may gusto siyang gawin, ay ginagawa niya anuman ang naisin niya. Kapag ayaw niya, ay hindi niya ginagawa. Ang Kristiyano ay hindi maaaring mamuhay ng ayon lamang sa kanyang nais. Kaya nga, ang lahat ng bagay, ang ating buhay, kaluluwa, katawan, puso, at oras na ibinigay sa ating kabataan, kakayanan, at yaman na ibinigay sa bawat isa sa atin ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Bago tayo makatanggap ng kaligtasan, lahat ay atin. At pagkatapos na tayo ay maligtas, lahat ay sa Panginoon.
Kaya nga sa 1 Corinto 6:19-20, kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kahit luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ngayon, ang lahat ay hindi sa akin. Kapag nagbibenta tayo ng kotse, apartment, unang lahat ng pag-aari, inililipat natin ang karapatan ng pagmamay-ari doon sa bumili. Kapag ang pagmamay-ari ng bahay ay nailipat na, magiging pagmamay-ari na iyon ng panibagong may-ari. Wala nang karapatan doon ng dating may-ari. Ngayon, ang ating katawan, espiritu, at ang ating natitirang buhay ay hindi na po sa atin. Ang Panginoon na ang nagmamay-ari ng mga ito. Ang pagmamay-ari ay lubos nang nailipat. Hahayaan ba ng bagong may-ari ang dating may-ari na kumilos? Na para bang siya pa rin yung may-ari? Kung gayon magkakaroon ng problema. Kung ang aking sasakyan ay naibenta na sa iba, kailangan kong ibigay ang susi. At wala na akong magagawa sa kotse. Kaya nga, dapat maging malinaw sa atin ang patungkol sa katotohanan na ito. Saan sa Biblia sinasabi na maaari tayong mamuhay ng ayon sa ating kalooban pagkatapos na makatanggap ng kaligtasan? Saan po sa Biblia sinasabi na maaari tayong mamuhay ng ayon sa ating kalooban pagkatapos ng kaligtasan? Sa Roma, sa chapter 11, verse 35, o sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Ibig sabihin ba nito ay una tayong nakapagbigay sa Diyos at pagkatapos ay babayaran ng Panginoon? Hindi po. Hindi natin kaya. Sa Job chapter 41, verse 11, sinong nagbigay sa akin na dapat ko siyang bayaran? Sino ang unang nakapagbigay sa Panginoon na dapat siyang bayaran ng Panginoon? Lahat ng nilalang ay sa Panginoon. Sa akin ang anumang nasa silong ng buong langit. Pareho lang po ang kahulugan. Lahat ng gamit sa bahay ay pagmamay-ari ng mga magulang. At ang mga anak ay namumuhay kasama ang pag-aari ng kanyang mga magulang. Kaya nga, kahit na ibigay ng anak yung anumang bagay sa kanyang mga magulang, ang tinatanggap ng magulang ay mga bagay na sarili pa rin nilang pag-aari. Kaya nga, dapat na maging malinaw po sa atin ang tungkol sa bagay na ito sa ating Christian life. At sa talatang 36, sapagkat mula sa kanya, ibig sabihin nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay at nagkaroon ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoon. Ang sansinukob at lahat ng bagay ay nilikha ng Panginoon at hinahawakan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. At ang Panginoon ang namamahala sa mga ito. Sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, nagkaroon ng lahat ng bagay para sa layunin ng Diyos at sa kanyang kaluwalhatian at ito'y dapat na para sa kanya. Sumakan niya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian. Iniligtas niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, sabi niya, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Pinawi niya ang ating mga kasamaan para sa kanyang kaluwalhatian. At kapag ang lahat ng espiritu na nilalang ng Diyos ay mapahamak, ito ay magiging kawalan sa Diyos. Kapag mayroon akong isang gamit na naipagbili ng hindi sinasadya, nagbabayad ako at binibili ko uli ito para sa aking sarili at kinukuha ulit ito. Pagkatapos nating makatanggap ng kaligtasan, ginagabayan tayo ng Diyos hanggang makarating tayo sa kanyang kaharian. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan.
Pagkatapos nating makatanggap ng kaligtasan, pinoprotektahan tayo ng Diyos, pinamumunuan tayo, at ginagabayan tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Papasok tayo sa langit para sa kaluwalhatian ng Diyos, upang mabuhay kasama ng Diyos sa Kanyang kaharian. Ang ninanais at ikinalulugod ng Diyos ay ang maluwalhati siya. Kaya ang lahat ng bagay para sa Kanyang kaluwalhatian. Sumakanya nawa, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ito ay napakaikling talata lamang, subalit ang lahat ay nasa talatang ito. Kaya sa Roma 12, talatang 1, kaya nga. Ibig sabihin ng talatang ito ay konektado sa naunang talata. Kaya nga. Kaya nga. Mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Kaya yung salita na isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay naisulat na gaya ng sa Efeso 2, talatang 4. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa. Dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya at kayo'y naligtas. Ito yung habag. Ang habag ay ang pag-ibig ng Diyos na merong awa. Iniligtas tayo ng Diyos. Napatay noon dahil sa ating kasalanan at pagsalansang at naging kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng paglakad ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ayon sa pagnanasa ng laman. At dahil sa Kanyang malaking pag-ibig at kahabagan sa atin, dahil sa Kanyang pag-ibig, tayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pag-ibig, tayo ay naging Kanyang mga anak. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ibig sabihin, kung natanggap na ninyo ang habag ng Diyos, pakiusap, makinig kayo sa akin. Ibig sabihin, makinig tayo sa salita ng Diyos. Kung nakatanggap na tayo ng kaligtasan. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ang mga tao na nakatanggap ng habag ng Diyos, ang katawan at espiritu ng taong ligtas ay sa Panginoon. Na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Ang ating katawan na lang ang nabubuhay dito sa mundo pagkatapos nating maligtas. At sa katawang ito ay mayroong kaluluwa, kaisipan, at personalidad, at marami pang iba. Na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na ibigay natin sa Diyos ang sa atin. Lahat ng bagay na mayroon tayo, yan ay mula sa Diyos. Kaya natural lamang na ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Natural lamang na gamitin ang mga bagay ng Diyos nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, iniisip ng ibang mga tao na pagkatapos silang maligtas, na anumang mayroon sila, yun ay sa kanila. Anumang mayroon ako ay akin. Pagkatapos hindi magtatagal, anumang nasa iyo ay magiging akin. At nagbubunga ito ng problema. Alam niyo po, hindi nakikilala ng magnanakaw kung ano ang sa kanya at kung ano ang pag-aari ng iba. Itong mga magnanakaw ay kinukuha ang pitaka mula sa bulsa ng ibang tao. Bakit mo kinukuha sa akin? Nasabihin niya, ay akala ko akin ito. Sa Malakias chapter 3, sinabi ng Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Ninanakaw nila ang mga bagay ng Diyos. Subalit hindi nila ito nalalaman. Ito ay ang kanilang tithes at offering. Siyempre po, ang offerings at tithes ay nararapat na ibigay sa Diyos. Ang ibang tao ay nagbibigay ng kanilang ikapu at iniisip na ang 10% ay sa Diyos at ang 90% ay akin. Paano naging sa atin ang 90%? Ang pagbibigay po ng tithes o ikapu sa Diyos ay ang pagpapakita na ang lahat ng bagay ay sa Diyos. At ano ang offering? Ito ay binibigay o inihahandog sa Diyos. Lahat ng taong naligtas ay naghahandog sa Diyos. Kaya ang ina ni Samuel na si Ana ay nanalangin ng ganito, kung iyong pagkakalooban, ang iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon.
Bata pa lamang si Samuel nang siya ihandog sa Diyos. Kaya sa buong buhay ni Samuel, siya ay nabuhay bilang isang propeta ng Diyos. Siya ay inihandog sa Diyos. Tayo rin ay inihandog sa Diyos pagkatapos nating maligtas. Kung ganun tayo ay hindi na malaya. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos. Sa lumang tipan, ang mga tupa, kambing at mga guya ay iniaalay sa Diyos sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo niyon at ng pagsunog sa mga ito. Ito ay pagpatay sa handog. Ito ay patay na handog. Si Jesus ay namatay sa krus bilang handog pang kasalanan para sa atin. Kaya ngayon, ang mga taong naligtas ay dapat na maialay sa Diyos bilang isang handog na buhay. Ang lahat nating pag-iisip, salita at kilos ay dapat maging handog na buhay para sa ikalulugod ng Diyos. Handog na buhay. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos. Kaya sa mga Kristiyano, kapag tinanong sila, saan ka pupunta? Sila ay sumasagot na, ako ay pupunta sa church upang makita ang pagsamba. Ako ay nangaral dati sa isang probinsya at isang araw may isang Amerikano ang dumating upang bumisita. Sabi niya, kailan ko makikita ang pagsamba ng church na ito? At ako'y sumagot, hindi namin pinapanood ang pagsamba, kundi inihahandog namin ang aming pagsamba sa Diyos. Sabi niya, simula nang ako'y dumating sa Korea, lahat ay nagsasabi na pinapanood nila ang pagsamba. Sila ay tila mayroong napakabuting paningin. Paano natin mapapanood ang pagsamba? Halimbawa po, sa holiday ng New Year sa Korea, ang mga bata ay yumuyuko sa kanilang lolo at nakikita ng mga lolo kung sila ba ay magaling sa pagyuko o hindi. Silang mga niyukuran ay nakakatanggap ng papuri ay makikita yung pagyuko. Sinasabi ito ng mga tao dahil hindi nila alam kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Sinasabi nila na pupunta sila upang makita ang pagsamba. Sinasabi niya na nanonood siya ng pagsamba. Yun ba'y tunay na pagsamba? Ding, ding. Ang pagsamba ay magsisimula na. At kapag natapos na ang pagkakasunod-sunod ng programa, ding, ding, ang pagsamba ay tapos na. Ang pagsamba ay hindi kailanman natatapos. Pagkatapos ating maligtas, ang espiritual na pagsamba ay nagsimula. Ang pagsamba ay nagpapatuloy pa rin sa langit. Ang buong buhay na naglilingkod sa Diyos at niluluwalhati ang Diyos ay ang pagsamba. Isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos. Kaya pagkatapos nating maligtas, ang lahat nating buhay, buhay pamilya, buhay trabaho, sa panlipunan, at lahat nating napapakinggan, kinakanta at pinaglilingkod sa church ay pagsamba. Ang pagsamba ay hindi lamang ang mga bagay na ating ginagawa sa tuwing pumupunta tayo sa church, kundi ang buong buhay natin mismo ay dapat na maging isang handog na buhay at espiritual na pagsamba. Ano ba ang dapat nating gawin? Sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Ano po ba ang unang dapat nating gawin upang mag-alay ng isang handog na buhay na kasiya-siya sa Diyos? Huwag tayong tumulad sa sanlibutan ito. Huwag nating sundin ang mga kaugalian ng mundong ito. Dapat tayong mahiwalay mula sa mundong ito. Kaya nga sa mga Gawa chapter 2, sa araw ng Pentecostes, ipinangaral ni Pedro ang Ebanghelyo at 3,000 tao po ang nakaunawa ng biyaya ng Diyos at naligtas. At sila ay binautismuhan. Pagkatapos ay sinabi ni Pedro sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Sa mga Gawa, chapter 2, verse 40. Sila ay naligtas mula sa walang hanggang pagkawasak at ngayon ay dapat silang mahiwalay mula sa baluktot na lahing ito. Hiwalay! Kaya lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Ang mga taong naligtas ay ang mga taong inihiwalay sa mundong ito upang magtungo sa langit. Ang grupo ng mga taong ligtas ay tinatawag na church. Ito ay eklesya sa wikang Griego at ang ibig sabihin nito ay grupong inihiwalay. Ang church ay grupo na iniwalay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang grupong inihiwalay upang magtungo sa langit. Kaya nga sa Juan chapter 15, kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan. Nabubuhay tayo sa mundong ito, subalit tayo ay hindi taga-sanlibutan ito.
Tayo ay nabibilang sa Diyos. Tayo ay inihiwalay upang magtungo sa langit upang maglingkod sa Diyos. Kaya naman sinasabi ng Biblia, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Dapat tayong maging hiwalay sa mundong ito na masama, mahalay, baluktot at kung saan ang Diablo ay kumikilos. Ang ilang mga tao ay kumikilos bilang anak ng Diyos sa church. Ngunit nabubuhay ng gaya ng mga hindi mananampalataya kapag nasa sanlibutan. Ano siya? Isang paniki? Ang paniki ay hindi ibon, ni daga. Ay ano po ito? Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Ito ang una. Tayo ay inihiwalay sa mundong ito. Kasunod, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung kayo ay hindi hiwalay sa mundong ito, hindi kayo mababago. Hindi maaari na sa parehong oras ay maging tulad tayo sa Diyos at maging tulad tayo sa sanlibutan. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Tayo ay binabago ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng salita. Kaya dapat tayong mabago araw-araw ng paunti-unti. Tayo ay naligtas ng minsan, ngunit ang ating buhay ay unti-unting nababago. Gaya po ng sanggol na ipinanganak sa isang sandali at siya'y patuloy na lumalaki pagkatapos ng kapanganakan. Kaya siya ay lumalaki sa katawan, siya ay lumalago sa pag-uugali. Meron siyang proseso ng paglago sa kanyang buhay. Ito ay ang pagbabago. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ito ang simulain. Tayo ay naligtas upang makapasok sa bagong langit at sa bagong lupa. At upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa, dapat tayong maging bagong nilalang. Sa simulain, tayo ay naging bagong nilalang. Tayo ay pinanganak na muli bilang isang prinsipe. At dapat tayong maturuan bilang prinsipe. Ang isang prinsipe ay hindi dapat kumilos bilang isang pulubi o isang sanggano, kaya nga magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Inaabot ng 7 taon po ang isang uod upang maging isang kuliglig. Inaabot naman ng 70 years ang uod sa Amerika upang maging kuliglig. Ito'y magkaiba ayon sa uri nito. Ito ay meron pong proseso ng paglago at natatanggal ang balat nito at nagiging kuliglig at pagkatapos lumilipad sa langit. Ang mga paru-paro rin ay nagiging paru-paro pagkatapos na pumasok ang uod sa loob ng kokon. Sila ay unti-unting nagiging paru-paro. Pagkatapos nito, sila ay nagiging paru-paro at sila ay nakakalipad. Kaya gaya po nito tayo nababago pa unti-unti at ang ating katawan ay magiging gaya ng anyo ng ating banal na Panginoon kapag siya ay bumalik. Sa oras na iyon, ang ating katawan ay maluluwalhati. Ang ating panloob na pagkatao ay dapat na mabago muna ngayon. Ang ating puso at buhay ay dapat na mabago. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito ang katauhan ng isang Kristiyano. Bago ang kaligtasan, ang mga tao ay may masamang puso, nagsasalita ng masamang salita, mayroong masamang pag-uugali, laging nakikipag-away, nang-aabuso at nagsisinungaling. Ngunit kung sila iligtas na, sila'y mababago. Matagal ng panahon, mayroong isang sikat na gangster sa Pyongyang sa Korea. Ang kanyang pangalan ay Kim Ik-do. Nang siya pumunta sa palengke, hinahawakan niya ang sinuman at pinagsusuntok sila. Nang siya ay pumunta sa isang tao na nagbebenta ng bigas, nanghingi siya ng isang sako ng bigas. Kung hindi iyon ibigay ng nagbebenta, tinatapon niya ito at gumagawa ng gulo doon. Kaya walang sinuman na makakontrol sa kanya dahil sa maraming tao na ang nasuntok niya. Siya ay isang tao na hindi makakatulog kung hindi siya makasuntok ng isang tao. Kaya, kapag ang mga tao ay nagpupunta sa palengke, sinasabi nila ang ganito, sana hindi ko makita si Kim Ik-do. Dahil kung makita niya si Kim Ik-do, malaking problema ang kaharapin niya. Gayunman, may balibalita na siya ay patay na. Kaya ang mga tao na nakarinig ng balita ay nagsasabi, mabuting balita na patay na siya. Siya ay napakasama. Ito ay mabuti sa atin sapagkat hindi na natin siya makikita kailanman. Pero nakakaawa naman, nakanaawa naman kami ng kaunti sa kanya, ikinalulungkot namin na marinig ito. Kaya ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay nalaman ng balita na patay na si Kim Ik-do. Si Kim Ik-do ay namatay, pumunta kayo rito. Kaya naisip niya na magpatawag ng pakikiramay ng kanyang malaman na patay na si Kim Ik-do. Kaya pumunta siya roon.
Ngunit si Kim Ikdo ay nakasuot ng puting Korean coat. Kaya sinabi niya sa kanya, "Oy Kim Ikdo, nagloloko ka na naman." Pagkatapos sumagot sa kanya si Kim Ikdo, "Hindi, namatay na si Kim Ikdo." Ang dating Kim Ikdo ay namatay na. At ang bagong Kim Ikdo ay nabubuhay ngayon dito. Kaya mga kapatid, ito ay hindi isang alamat. Ito po ay totoong kwento. Nakilala niya ang isang misyonaryo at sinuntok niya. Kahit na ang misyonaryong iyon ay nasuntok niya, hinawakan nito ang kanyang kamay at siya ay nanalangin at pinatawad si Kim Ikdo. Si Kim Ikdo ay nagulat at napaisip, may tao bang ganito gaya niya? Kaya nagsimula siyang makinig ng salita ng Diyos na unawaan ang biyaya ng Diyos. Kaya siya ay naligtas. Kaya naman nasabi niya na ang dating Kim Ikdo ay patay na. At ang bagong Kim Ikdo ay nabubuhay na ngayon. Kalaunan siya ay naging isang sikat na pastor sa Pyongyang. Anyway, nang tayo naligtas, tayo ay naging bagong nilalang. Nang tayo po ay naligtas, tayo ay naging bagong nilalang sa parehong oras. Kaya sa ikalawang Korinto 5:17, ang magulumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Dapat nating matapang na sabihin ang gaya po nito. Kahit na tayo ay gaya ng anumang uri ng tao, ito ay hindi na mahalaga. Ang lahat ng mga bagay lumipas na. Ako ay namatay kasama ng Panginoon at ako ay inilibing na kasama niya. Ngayon, ang bagong nilalang ay nabubuhay ngayon dito. Masasabi po ba natin ng ganito? Kaya magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito'y mangyayari ng paunti-unti. Aabuti nito ng kaunting oras hanggang sa tayo'y tuluyang babago. Merong proseso ng pagbabago. Merong proseso ng paglago. Kaya magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya pagkatapos nating babago ng paunti-unti, ano ang ating malalaman? Malalaman natin kung ano ang mabuting kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ito po'y mabuti. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya malalaman natin kung ano ang kasiyasiya sa Diyos. Tayo ay dapat na mabuhay ayon sa mabuting kalooban ng Diyos. Kahit na iniisip natin na iyon ay mabuti, ngunit minsan ito ay hindi kasiyasiya sa Diyos. Kahit na maaari tayong magsaya dahil sa isang bagay, ngunit hindi nasisiyahan ng Diyos dahil dito, dapat na huwag natin itong gawin. Dapat nating malaman kung ano ang nakakalugod sa Diyos at kung ano ang kalooban ng Diyos. Sinabi po ni Jesus sa Mateo 5:48, "Kaya't kayo'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal." Ang maging sakdal gaya ng Diyos ng paunti-unti, dapat nating malaman kung ano ang nakakalugod sa Diyos at kung ano ang mabuting kalooban ng Diyos. At dapat nating naisin ito ayon sa kanyang kalooban. Ang buhay nating ito, ang handog na buhay sa Diyos. Ang buhay na maunawaan ang kalooban ng Diyos at mabuhay ayon sa kanyang kalooban ay ang handog na buhay na nakakalugod sa Diyos. Nauunawaan niyo po ba ito? Nauunawaan niyo po? Kaya ang Kristiyano ay hindi dapat magsalita ng kung ano man sa ibang tao. At dapat na huwag tayong magkaroon ng masamang pag-iisip. Huwag nating gawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga bagay na ninanais ng Diyos at kalugod-lugod at kasiyasiya sa Diyos. Ito ang espiritual na pagsamba. May tao na nabubuhay ayon sa kanyang sariling kalooban. Siya ay naliligo sa araw ng Panginoon, nagbibihis ng malinis na damit, dinadala ang Biblia, dinadala yung hymnal book ng may kabanalan at nagsasabi, "O Diyos, pakiusap, tanggapin mo ang aking buhay na handog." Ito ba ay buhay na handog? Ibig sabihin ito na dinudungisan niya ang pangalan ng Diyos. Ito ay gaya ng pag-aalay na ibinigay ang handog na may sakit, bulag at pilay sa Diyos. Ito ay pagdungis sa pangalan ng Diyos. Dapat nating malaman na ang lahat ng bagay na mayroon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay ayon sa kanilang sariling pag-iisip at sariling paraan at sariling pagsisikap. Ngunit ang mga Kristiyano ay iba. Gaano po kaiba? Gaano po kaiba? Ang Diyos na nagligtas sa ating espiritu ang siyang nag-iingat sa mga Kristiyano hanggang sa makapasok tayo sa langit. Iniingatan niya tayo, ginagabayan at tinutulungan niya tayo.
Ngayon, tayo ay makakapamuhay lamang ayon sa kalooban ng Diyos, mabuhay man tayo o mamatay. Kung gayon, hindi ba tayo tutulungan ng Diyos sa ating laman? Siya na nagligtas sa ating espiritu? Naipaliwanag ko na po noong nakaraang linggo ang Hebreo 13, talatang 5 na umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masihana kung anong meron kayo sapagkat sinasabi niya sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man. Sinabi na siya na Diyos ang tumutulong sa atin. Ang mga tao sa sanlibutan ay namumuhay sa kanilang sariling paraan at kalooban, subalit tayo nabubuhay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Kaya nga anong dapat nating gawin? Ayos lang ba na walang gagawin at mahiga ka at ipikit ang mga mata? Hindi po. Tayo ay dapat na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang Diyos ay nangako na ibibigay niya ang bagay na kailangan ng ating katawan. Ito po'y pangako ng Diyos. Dahil mayroong taong hindi naniniwala dito, kaya hindi niya ginagawa ito. Kung hindi tayo naniniwala, ito ay matutupad. Kung tayo naniniwala, ito ay matutupad ayon sa ating pananampalataya. Tingnan po natin sa Roma chapter 14, sa verse 7. Roma chapter 14, verse 7 hanggang verse 8. Walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili. At walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo ay nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia, walang sino man sa atin. Atin. Ito po'y tumutukoy sa mga ligtas at mga banal na naipanganak muli. Walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay para sa kanyang sarili. Sa ikalawang Korinto 5:15, siya'y namatay para sa lahat. Ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay namatay para sa atin at tayo ay iniligtas ay upang hindi na tayo mabuhay pa para sa ating mga sarili. Tayo ay nabuhay sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. Tama po. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang mga taong naligtas ay hindi nabubuhay pa para sa kanilang sarili. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya pagkatapos maligtas, ang aking espiritu at katawan at ang natitirang buhay ay para sa Panginoon. Lahat ng bagay ay para lamang sa Panginoon. Opo, dapat natin itong malaman at paniwalaan. Hindi natin ito dapat nakalimutan. Kaya nga, kung ang sino man ay makikinig ng salita na nagsasabi, walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Tapos sinabi na, hindi, ako'y nabubuhay para sa aking sarili at namamatay para sa aking sarili. Ito po ay isang sumpa na mabuhay at namatay para sa iyong sarili. Hindi po ba? Para sa ano ba tayo nabubuhay? Ang mayayaman ay maraming inaalala, gaya ng kung paano nila maiingatan ang kanilang pera, at natatakot sila na ma-scam, at kung paano gagastusin ng maayos ang kanilang pera. Sa Ecclesiastes 5:12, ngunit ang pagpapakasawa ng mayaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Ang mayayaman ay nag-aalala para sa kanilang kayamanan, ang mahirap ay nagdurusa. May pagkabalisa, may pag-aalala. Kung ikaw ay nabubuhay para sa sarili, ang buhay na iyan ay pagkabalisa, pag-aalala at hirap. Ito ay isang sumpa na mamatay para sa sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo ay namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kung mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. If I live, I live for you. If I die for you. Whether I live or die, I am yours. Tama po! Mabuhay man tayo o mamatay, ako ay sa Panginoon. Ito ang tama. Tayo ay sa Panginoon. Sinasabi sa verse 9, sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ang mga buhay.
Sapagkat dahil dito, ang Panginoon ay namatay at iniligtas tayo upang ang mga naligtas ay mabuhay at mamatay para sa Panginoon. Ito po ang layunin ng pagliligtas sa atin. Nang kayo ay naligtas, kayo ay masaya. At pagkatapos ninyong maligtas, nakakalimutan na ninyo ang biyaya ng Panginoon at nabubuhay na ayon sa inyong kaginhawahan? Paano ito nagiging posible kung tayo ay nabubuhay para sa Panginoon? Gaano tayo nabubuhay para sa Kanya? Ngayon, ano ang gagawin ninyo kung nais ng Diyos na kunin ito sa inyo? Kaya habang pinapalaki ng mga magulang ang kanilang anak at pinag-aaral, ano ang dapat isipin ng mga anak? Paano ko kaya mapapaligaya ang aking mga magulang? Paano ko sila aalagaan? Subalit kung makakalimutan ng anak kung ano ang ginawa ng mga magulang niya sa kanya kapag sila'y sinasaway ng kaunti, bakit mo pa ako'y pinanganak? Ano ang ginagawa mo para sa akin? Kung ganito, ano kayang mararamdaman ng mga magulang? Kailan kaya siya magtatanda? Mauunawaan nila ito kapag sila'y nagkaroon na ng anak na pinapalaki. Ang magagawa natin para sa Panginoon ay napakaliit na bagay lamang. Subalit, yung napakaliit na ito'y labis na nakakalugod sa Diyos. Of the fellowship sweet, we shall share at His feet, when our all on the altar is laid. Kapag ako'y nahiga sa dambana ng Panginoon, makakalakad ako kasama ang Panginoon. Alam niyo po ba ito? Alam niyo po ba ito? Sa pagitan ng magkaibigan, mayroon pong dalawang magkaibigan, may isa na talagang mapagmahal at nagsasakripisyo para sa isa, subalit ang isa ay sinisikap lang na gamitin at pakinabangan yung kaibigan niya. Ganito ba ang tunay na pagkakaibigan? Ang tunay na fellowship ay nangyayari lamang sa pagitan ng totoo at tapat na pagsasama. Kaya tapat ang Panginoon sa atin. Dapat din tayong maging tapat sa Panginoon. Till our body and soul, He doth fully control, and our all on the altar is laid. Kapag ibinigay ko ang lahat, ang Panginoon ang kukontrol sa akin. Panginoon, pakiusap, gawin ninyo ang anumang inyong nais, kung mabuhay man ako o mamatay. Ang Panginoon ang kukontrol sa iyo na sinasabi, o gagawin ko. Gagamitin tayo ng Diyos sa Kanyang nais. Gagamitin tayo ng Diyos sa Kanyang kalooban. Ang Panginoon ay talagang nabubuhay na kasama natin. Saan po? Siya ay nasa atin. Kaya halimbawa, kung mayroon tayong mahalagang bisita, sinasalubong natin siya at sinasabi natin, oh, nakapunta ka dito sa hamak na lugar namin. Ikaw po ay isang VIP. Pagkatapos, dadali natin siya sa guest room. Pagkatapos, kinakalimutan na ba natin kaagad? Na hindi man lamang siya inasikaso, hindi binabati. Tapos sinasabi na, manatili ka lang dito sa guest room. Babalik ako pagkatapos ng ginagawa ko. Kung ganito, ano kaya nga sabihin ng bisita mo? Sa palagay niyo ba, gusto niya manatili sa bahay mo? Sasabihin niya, dapat hindi na lang ako pumunta dito. Anong ginagawa ko dito? Ay ano na? Dapat hindi na lang ako pumunta dito. Kaya pagkatapos maging masaya na ang Panginoon ay dumating sa loob niya, nabubuhay siya sa kagustuhan niya. Kung sinasabi niya, Panginoon, mag-stay ka lang sa bahay ko ngayon ha, mayroon akong pupuntahan. Subalit ang lugar na pupuntahan ko ay lugar na hindi mo gusto. Kaya manatili ka na lang sa bahay. Ano kaya sasabihin ng Panginoon? Ay sige, ingat sa biyahe mo ha. Ganito kaya? Ay hindi, sasama ako sa iyo. Bakit po? Dahil magmula nang siya ay makasama natin, wala siyang magawa kundi ang sumama sa atin. Tingnan natin sa Lucas chapter 12 verse 42. Lucas chapter 12 verse 42 hanggang verse 44. Verse 42 hanggang 44. At sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin?
upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon. Mapalad ang aliping iyon na maratna ng kanyang Panginoon na gayon ang ginagawa. Tunay na sinasabi ko sa inyo, sa kanya'y pagkakatiwala ang lahat niyang ari-arian. Dito po, sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? At ngayon, tapat at matalinong katiwala. Tapat at matalinong katiwala. Ang katiwala ay siyang namamahala sa mga pagmamay-ari ng kanyang Panginoon. Halimbawa, si Jose ay ibinenta sa Ehipto. Si Jose ay ibinenta sa Ehipto bilang alipin. Ngunit siya ang namahala sa lahat ng bagay sa sambahayan ni Potifar, isang mataas na opisyal ng gobyerno. Si Moises naman ay tinawag upang pamahalaan ang sambahayan ng Diyos. Ang katiwala ay namamahala sa mga tauhan at ari-arian ng may-ari at pinamamahalaan niya ito ng maayos. Sa ngayon, ang tawag sa kanila ay manager. Manager po ang tawag sa kanila sa ngayon. Mayroong may-ari at mga managers sa malalaking kumpanya. Ang owners o ang may-ari at manager ang namamahala ng lahat ng pag-aari ng may-ari. At ito man ay department store o kumpanya, mayroong tao na namamahala dito. At bawat isa sa kanila ay mayroong kanya-kanyang gawain. Kaya sa madaling salita, sila ay katiwala. Ang matalinong katiwala ay nalalaman ng kagustuhan ng may-ari at namamahala ng maayos ayon sa nais ng may-ari. Ang tapat na katiwala ay dapat na sinsero at sinusunod ang may-ari ng tapat. Kung siya ay magnanakaw ng patago sa ari-arian ng may-ari, hindi po iyon katapatan. Hindi po yun katapatan. Ang pag-aari ng may-ari ay dapat na pamahalaan ng ayon sa kalooban ng may-ari. Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon? So maraming alipin ang may-ari. Maraming mga alipin ang malaking may-ari. Sa ibang translation, ang alipin ay na-translate bilang mga tao sa sambahayan ng may-ari. Ang church ay sambahayan ng Diyos. Mayroong maraming mga banal at tao ng Diyos sa sambahayan ng Diyos. Ang katiwala dito ay hindi espesyal na tao, kundi lahat ng mga ligtas, lahat ng mga ligtas ay mga katiwala ng Diyos. Ang aking katawan ay hindi sa akin. Kailangan ninyong alagaan na mabuti ang inyong katawan. Kaya huwag kumain ng mga hindi masustansyang pagkain at ingatan ang inyong kalusugan. Kailangan nating kontrolin ang ating isipan upang makapamuhay ayon sa kalooban na nakakalugod sa Panginoon. Ang aking puso, oras, talento, kayamanan, ang lahat ng ito'y pagmamay-ari ng Diyos. Ang ingatan ito ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos, ganito po ang katiwala. Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon? Kaya ang katiwala ay nagbibigay ng pagkain sa mga tao sa bahay ayon sa kalooban ng may-ari. Ganito ang katungkulan ng katiwala. Mapalad ang aliping iyon na maratnan ng kanyang Panginoon na gayon ang ginagawa. Kaya sa palagay ko ay malayo ang paglalakbay ng may-ari. Hanggang sa dumating ang may-ari sa kanyang malayong paglalakbay, pinamamahalaan ng katiwala ang lahat ng ari-arian ng bahay ng may-ari at inaalagaan ito ng mabuti. Kaya ang katiwala na namamahala ng maayos ay matalino at tapat na katiwala. Siya'y mabuti sa lahat. Ito ay kung nakatingin man o hindi ang may-ari, hanggang sa dumating ang may-ari.
Ngayon, tayo po ang katiwala sa lahat ng pagmamay-ari ng Panginoon. Tayo ay dapat na maging matalino at maging sinserong lingkod hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ang katotohanan ay ito, kahit na hindi dumating ang Panginoon dito, nakikita at nalalaman niya ang lahat ng ginagawa natin. Kapag nanonood ako ng TV sa mga araw na ito, nakikita ko ang mga may-ari ang namamahala na gaya nito. May ilang tao na mayroong maraming restaurant, dito at doon ang restaurant. Ang ilan sa nagmamay-ari ng kanilang sariling kumpanya at shopping center at mayroong mga managers. Ipinagkakatiwala sa kanila ng may-ari ang pamamahala ng kumpanya. Halimbawa, sa isang restaurant, mayroong chef at may mga taong nagsisilbi. Ngunit, tumitingin ang may-ari sa kanyang cellphone at nakikita ang lahat ng ginagawa ng mga empleyado. Dito nagsusumikap ang chef, ngunit ang ilang staff ay natutulog. May nagbibiro, may mga taong nagsusumikap. Nakikita ang lahat sa cellphone ng may-ari. Kaya bawat restaurant ay may CCTV. Kahit nakikita ng may-ari ang lahat sa kanyang cellphone. Ginagawa rin ito ng mga tao. Sa tingin niyo po? Sa tingin niyo po ba na tayo ay hindi nakikilala ng Diyos? Malalaman lang ba ng Diyos ang ating ginagawa kapag dumating na siya? Alam niyo, kahit ngayon nakikita ng Panginoon ang lahat. Binabantayan tayo ng Panginoon kung tayo ay may gumagawa ng may karunungan at taos puso. Kung ginagawa natin ng maayos ang ating gawain o kung hindi. Kaya nga, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Kapag dumating ang Panginoon, kung tayo ay kumikilos bilang marangal, matalino at tapat na mga katiwala, kapag dumating ang Panginoon, gagantimpalaan ng Panginoon ang tapat na tao. Kaya mapapalad kayo. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya sa una, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng maliit na halaga, ngunit kapag dumating ang may-ari, ay ang makikita ng Panginoon ay ang katiwalang gumagawa ng gawain. At ngayon nga, ipinagkatiwala ang lahat sa atin ng may-ari. Anong ibig mong sabihin? Masaganang ibinibigay ng Panginoon ang lahat ng kanyang kaluwalhatian, lahat ng nasa kanya. Dapat nating malaman na tayo ay mga katiwala na nangangasiwa sa mga bagay ng Panginoon. Kaya nga, hindi ako ang may-ari ng bagay na nasa akin. Ako ang katiwala na nangangasiwa sa mga bagay ng Panginoon. Kaya ipagpalagay po natin, halimbawa, ipinagkatiwala ng hari ang lahat ng kanyang kayamanan sa isang katiwala. Maaari ba itong gamitin ng katiwala ng walang ingat? Pangangasiwaan niya ito ng may malaking takot at may malaking karangalan at katapatan. Kung hindi, siya'y may malaking problema. Alam po natin yan. Gayunpaman, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang hari ng mga hari na nagligtas sa atin at ang ating Ama ay pinagkatiwala sa atin ang kanyang sarili. Kaya maaari ba natin gamitin ang mga bagay ng Panginoon ng walang ingat? Pwede po ba? Nang hindi nag-iisip? Ayon sa ating sariling kalooban? Paano siya naging katiwala? Kung pinamamahalaan mo ito ng walang ingat, ikaw ang may-ari. Ngunit hindi tayo ang may-ari eh. Kaya mahahayag ang lahat ng ito sa pagdating ng Panginoon. Tingnan po natin sa Lucas chapter 16. Sa verse 1. Sinabi rin ni Jesus sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala. At isinumbong sa kanya na nilulustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. Gumamit ngayon dito si Jesus ng isang talinghaga. Ang taong mayaman ay may katiwala. Noong panahong iyon, may mga katiwala. Ngunit ang mayaman na sinasabi ng Panginoon dito ay ang Diyos. Sinabi ng Panginoon na tayong lahat na naligtas
tayong lahat ay mga katiwala. Subalit dito po, ano ang ginawa ng katiwalang ito? Isinumbong sa kanya na nilulustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. Ang taong ito ay hindi isang tunay na katiwala. Siya ay hindi isang matalino at tapat na katiwala. Subalit isang napakahangal na katiwala. Siya isang napakasamang katiwala. Siya ay hindi isang matuwid na katiwala. Sinasayang niya ang ari-arian ng kanyang Panginoon. Ginagamit niya ito ayon sa kagustuhan niya. Kaya sinayang niya. Kung ipinagkatiwala ko ang pera ko sa isang empleyado sa bangko, kung ginagastos po nitong empleyado na ito yung pera ko ng palihim, mananahimik ka na lang ba? Ipinagkatiwala ng mga alagad ang supot ng pera kay Judas at nabuhay siya para sa kasiyahan sa pagnanakaw ng pera ng paunti-unti. At kalaunay ipinagbili pa niya si Jesus. Ibinenta niya ang kanyang sariling kaluluwa. Nahulog siya sa impyerno. Kaya dapat tayong maging makatarungang mga katiwala na hindi sinasayang ang mga bagay ng Panginoon. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Sa kadahilan ng maaari itong mangyari. Masamang katiwala. Ang salitang sinasayang ay tumutukoy sa walang kabuluhan. Hindi ito ginagamit ng maayos ayon sa kagustuhan ng may-ari. Nangangahulugan itong ang pera ay hindi nagagamit ng maayos at nagagamit sa maling paraan. Ang mga bagay ng Panginoon ay hindi dapat gamitin sa walang kabuluhan. Kahit na ang pinakamaliit na bagay. Dahil hindi tayo ang may-ari nito. Kung alam natin iyon, kailangan nating pamahalaan ito ng may takot bilang paggalang sa Panginoon. Hindi ninyo dapat na kalimutan kahit sandali na isa akong katiwala ng Panginoon. Kaya nga sa Tito chapter 2 verse 10, sinasabing hindi dapat kunin ang alipin ang pag-aari ng kanyang amo. Ni huwag mangungupit, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan. Kung titingnan ninyo itong Chinese word para sa katapatan, yun ay binubuo ng dalawang pantig o syllable na chung na nangangahulugang sa loob ng puso at ng song na nangangahulugang tinutupad ang salita. Alam niyo po ba ito? Na sa ibang salita, katapatan. Ito'y pagtupad sa salita at kalooban ng Diyos ng buong puso. Kung ganun siya isang matalino at tapat at mabuting katiwala. Huwag ninyong kunin ang sa iyong Panginoon. Huwag ninyong alisin. Kung gagamitin ninyo ang pera ng Panginoon ayon sa iyong kagustuhan, nakakagawa kayo ng kasalanan. Palihim, inilalagay ang pera sa aking bulsa. Hindi po dapat ganito. Kung nasa bulsa mo ang pera mo ngayon, hindi mo dapat isipin na bilang pera mo yan. Nakuha mo ang pera at nasa bulsa mo. Nasa bank account mo. Kaya sa tingin ninyo ay sa iyo na ito? Ibig sabihin, bago tayo naligtas, maaari nating isipin ang gayong paraan. Gayon man, nang ako'y naligtas, ang lahat ay hindi sa akin. Lahat. Walang anuman ang sa akin. Ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Sa palagay ko, nasabi ko na ito noong nakaraang linggo, ngunit kailangan nating maingat tungkol dito. Sa pera, may mga bagay na maaari kong gamitin, may mga bagay na maaari kong gamitin para sa aking sarili at sa aking pamilya, mga bagay na kailangan gamitin para sa ebanghelyo, at may mga bagay na pwede kong magamit para sa aking mga kapatid. Ipinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon. Kung gayon, sinabi ba sa iyo ng Panginoon na magutom ka? Hindi po. Gumastos ka hanggat kailangan mo. Pagkatapos, gamitin mo ito para sa iyong gagawin. Kailangan mo maging mahusay sa pagkilala. Yan ang karunungan. Ang gawin nito ng taos puso ay pagiging tapat. Ang Christian life ay hindi isang karaniwang buhay po. Dapat tayong maging mapagmatyag ng maingat. Nagbubulay-bulay tayo sa salita, nananalangin, nagninilay. Kailangan mong isipin kung ano ang iisipin ng Diyos, kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos, kung mabibigyang lugod ba ang Diyos o kapupuutan ito ng Diyos. May mga gumagawa ng kung ano ang kanilang iniisip at ginagawa ayon sa kanilang kagustuhan at kumikilos na parang nakagawa sila ng mga dakilang bagay para sa Panginoon. Magagalit po ang Panginoon. Balikan po natin sa unang Pedro, sa chapter 4.
Tingnan po natin sa unang Pedro chapter 4 verse 10 hanggang 11. Unang Pedro chapter 4 verse 10 hanggang 11. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyo ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod dito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Alam ng Diyos na siyang nagligtas sa ating mga kaluluwa ang lahat ng kailangan natin sa ating katawan. Tayo'y mga katiwala sa biyaya ng Diyos. Mga katiwala. Pinagkatiwalaan sa iba't ibang mga biyaya ng Diyos. Ang iba't ibang mga biyaya ng Diyos sa bawat isa'y tumanggap ng kaloob. Iba-iba ang bawat tao. Ang ilang tao ay malusog. Ang kalusugan at ang kabataan at ang kakayahan, ang lahat. Lahat ng ito ay kaloob mula sa Diyos. Sabi ng iba, talento. Talent. Ang kanyang kayamanan ay talent. Ang kanyang kayamanan ay ang kanyang maayos na katayuan. Ito po ay naiiba sa bawat tao. Naiiba po yan, bawat tao. Kaya mabubuting katiwala ng masaganang biyaya. Ang mabuti at matalinong katiwala ay isang tao na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, isang tapat na katiwala. Ang Panginoon ang may-ari. Kailangang malaman ng presidente ng isang kumpanya na may presidenteng mas mataas kaysa sa kanya. Kailangan malaman ng amo na ang Pangulo ay ang Diyos. Sa pamilya ay kailangan malaman ng ama na may mas mataas na ama kaysa kanyang sarili, ang Diyos Ama. May isang pinuno, ang Diyos. Kung paano ng bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ipaglingkod ito sa isa't isa. Ang mga naligtas ay dapat maglingkod sa Diyos, sumunod sa Kanya, mangaral ang Ebanghelyo at mahalin ang mga kapatid. At ang pagtulong sa isa't isa ay paglilingkod din sa isa't isa. Sino mang nagsasalita? Sabi dito ay gawin iyo ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Hindi mo dapat isipin na nagsasalita ka dahil magaling kang magsalita. Ito ang sinasabi ng Diyos. Kailangan mo lang sabihin sa ganitong paraan, hindi natin kailangan ng anumang espesyal na matalinong salita. Tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos, manirahan na huwag sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Kaya sinasabi dito nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sinasabi ninyo, sinabi ito ng Diyos. Kailangan nating gawin iyon sa isa't isa. Sabi ng ilang sikat na tao, well, maganda rin naman yun. Ngunit ang salita ng Diyos ang pinakamahusay. Ano ang espesyal tungkol sa mga salita ng ilang sikat na tao? Ang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Ang ibig sabihin ng ibinibigay ay ibigay sa iba. Huwag ninyong gawin ito sa pamamagitan ng inyong sariling lakas, kundi gawin mo ito ayon sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Hindi natin ibinibigay ang nagmula sa atin, natanggap natin kung ano ang sa Diyos at pinamamahalaan natin ito at binibigay sa iba. Naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. May isang taong nagbigay ang nagmamalaki. Nagbigay ako, alam mo ba yun? Huwag mong kalimutan ha, dapat mo kong bayaran sa susunod ha. Nagsasalita ng ganitong mga bagay, sa iyo ba talaga yun? Ibinigay mo ang sa iyo para gawa ng pabor ang iba? Kung bayaran ka man o hindi ng iba, hindi na mahalaga ito. Basta't nabubuhay siya para sa Diyos. Kung ganun sapat na iyon, dahil ibinigay mo sa Kanya ang sa Panginoon,
Naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, nangangahulugan na huwag kayong kumilos na parang ibinibigay ninyo ang sa inyo upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi upang bigyang kaluwalhatian ang ating sarili, kundi upang maluwalhati ang Diyos. Iniligtas tayo ni Jesucristo upang maluwalhati natin ang pangalan ng Diyos. Lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos. Kahit na may isang taong gumawa ng dakilang bagay, nakamamangha nga ang taong iyon. Hindi po ito kailangang sabihin. Diyos ang gumawa ng lahat ng iyon. Diyos ang gumawa. Ginamit ng Diyos ang taong ito at ang taong iyon ay gumagamit ng isang tao sa espesyal na paraan. Habang ang iba naman ay ayon sa kanyang kailangan. Hindi ginagawa ng Diyos. Kung ganoon ay sino gumawa nito? Ano mang dahilan? Anumang dahilan ba upang sino man sa atin ay itaas? Wala pong anumang dahilan. Ang pinakadakilang apostol sa panahon ng Bagong Tipan na sumulat ng 14 na aklat, mula ng araw na naligtas si Apostol Pablo hanggang sa araw na pinugutan siya ng ulo sa Roma, kung titingnan natin ang kanyang buhay, tila ba si Kristo ay nagpakitang muli? Ngunit nagbalaki ba siya sa kanyang sarili? Sinabi niya, ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ako ay isang makasalanan na nararapat na itapon sa kalaliman ng impyerno, ngunit iniligtas niya pa rin, maging ang isang makasalanan na katulad ko. Sapagat akong pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat dapat natawaging apostol. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Binigyan siya ng Diyos ng tinik sa kanyang katawan upang pigilin siya mula sa pagiging mapagmataas. Hindi siya mapapatay ng tinik, masasaktan lamang nito. Nagkaroon siya ng mga tinik sa buong buhay niya upang hindi siya magbalaki. Kapag naging mapagmataas kayo, kayo ay mamamatay. Sinasabi ko sa mga pastor, nang tinawag natin sila upang maging pastor, sinasabi nila, oh, hindi ko kaya. Sinasabi ko sa kanila, maaari kang magsimula sa pagbabahagi ng iyong testimony. Pagkatapos kung gagawin nila ito ng paunti-unti, nagkakaroon na sila ng lakas ng loob, kalaunan nagiging magaling na sila, kalaunan marami na silang nalalamang salita, nangangaral mabuti, nag-evangelize, nagliligtas ng mga tao sa pamamagitan nila. Pagkatapos nagiging matigas na ang loob nila, nagiging sobrang tigas ng loob nila, oh, kaya ko nang gawin yan. Mabuti po ito, ngunit mula noon ginagawa na nila kung ano man ang nais nila. Naging matigas na ang ulo nila at sinusubukan pamunuan ng iba nang meron ng otoridad. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo. Gayon ang ginagawa ng mga politiko, ang buti na yumuyuko kapag hinugna. Gayon din kapag mas maraming biyayang natanggap ng isang tao, ay mas nagiging malapit siya sa Diyos, mas dapat na yumuyuko ang kanyang ulo. Nung panahon po ng Lumang Tipan, di ba, si Moises ang pinakadakilang propeta. At sinabi ng Diyos, ang lalaking ang si Moises ay napakaamo higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Gaano kaamo at napagpakumbaba si Moises? Ngunit nakagawa naman siya ng isang pagkakamali. Dahil nagreklamo ang bayan ng Israel ng walang tubig, sina Moises at Aaron, itinaas ang kanilang tungkod, hinampas ang dalawang ulit ang bato. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Mula sa bato lumabas ang saganang tubig, ngunit nagalit ang Diyos. Bakit po? Sapagkat hindi niya ipinakita ang kabanalan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa halip ay sinabi niya, ikukuha ba namin kayo ng tubig? Sila ba ang gumawa ng tubig? Ang bato ay si Jesus, subalit hinampas niya ng dalawang ulit. Siya ay mabuti buong buhay niya. Subalit dahil sa isang pagkakamaling iyon, hindi siya nakapasok sa lupain ng Kanaan. Hindi siya nakapasok sa lupain ng Kanaan na ninanais at inahangad niyang makita sa loob ng 40 taon. At nakita niya lamang ang lupain ng Kanaan sa kabila ng ilog Jordan. Namatay siya sa bundok ng Nebo dahil nilabag niya ang kabanalan ng Diyos. Malaking pagkakamali po ito. Dapat tayong magpakumbaba hanggang sa huli. Kaya, ang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Ang mga nangangaral ng salita ay dapat sabihin, ito ang sinasabi ng Diyos. Ano pa ba ang kailangan nila? Ano man ang ginagawa natin, sinasabi natin, Diyos ang gumawa nito. Ganito po. Upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen.
Gayun din, sa Roma chapter 11, sa verse 36 kanina po, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Parehong kahulugan sa lahat ng bagay ay mula sa Diyos, dahil sa Diyos, at sa huli, babalik sa Diyos. Kaluwalhatian sa Diyos magpakailanman. Kapag kinuha ninyo ang kaluwalhatian iyon, mamamatay kayo. Ngayon, hindi dapat natin kalimutan kahit sandali na tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ang aking buhay, ang aking talento, ang aking kabataan, ang aking kayamanan, lahat ay pinagkatiwala sa akin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kaya mga Kristiyano ay dapat gamitin ng mahalaga ang mga kayamanan. Dapat gamitin ng mga Kristiyano ng mahalaga ang mga kayamanan na ipinagkatiwala sa kanila ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat gamitin ito ng makabuluhan. Sa tuwing gagamitin natin ang ating pera, dapat tayong matakot na magamit ito sa mali. Tinatawag akong kuripot ng mga tao. Ang pamilya ko ay maaari akong tawagin kuripot. Bakit? Maging sa paggastos ng barya ay nag-aalala ako. Sinasabi ko na, kailangan mo ba talaga iyan? Talaga ba? Kung mukha namang hindi kailangan, nakikipagtalo ako na sinasabing, sa palagay ko, ang perang ito ay magagamit pa sa ibang bagay. Noong unang beses na dumating ako sa Seoul, nagkaroon ako ng pony car, ang unang sasakyan na lumabas sa Korea. Gamit iyon, nagmamaneho ako patungong Busan upang magdaos ng Bible Seminar. At nagpunta ako sa Goyong, Jeollado upang magdaos ng Bible Seminar mag-isa dahil kabataan pa ako noon. At noon, wala pang tren o transportasyon na gaya ngayon. Kaya komportable para sa akin na magpunta sa maraming lugar gamit ang aking sasakyan. Ngunit habang nagdadrive ako, kailangan kong huminto sa isang highway upang mananghalian. Kapag mag-isa lang ako, naghahanap ako ng pinakamura at kumakain ng pinakamura. Maging sa kape, ang mga binibenta po nila sa loob. Yung mga tinitimpla nila sa loob ay mahal yung mga kape. Kaya halata naman na maayos ang pagkakagawa nila. Ngunit, ang nasa coffee vending machine ay mas mura. Kapag naglagay ka ng 200 won o 8 piso, click, lalabas na ang kape. Kapag mag-isa lamang ako, hindi ko pa nagawang pumasok sa loob ng coffee shop, bumili ng kape para sa sarili ko. Dahil nagmamaneho po ako, bumibili ako ng kape, ngunit bumibili lang ako sa mga coffee vending machine. Yun ang pinakamura eh. May sapat na pera naman sa aking bulsa. Ngunit bakit po? Dahil ito ay pag-aaksaya para sa akin. Kanino po bang pera yun? Ito ay sa Diyos. At ito ay mahalagang offering ng mga brothers and sisters. Ito po yun. Ito pang pinagkatiwala sa akin. Paano ko gagamitin ng hindi pinag-iisipan kung ganoon? Ngunit kapag may kasama ako ay hindi ko magagawa ito. Hindi ako maaaring maging kuripot dahil kahit na hindi ko silang malilibre ng mamahaling bagay, dapat ko silang pagsilbihan ng nararapat. Kaya hanggang ngayon, ang isip ko patungkol sa bagay na ito ay hindi nagbabago. Sinusubukan ko mag-ipon ng mag-ipon sa halip na gamitin ng maraming pera sa pagkain at mga bagay na hindi ko naman kailangan. Bakit po? Maraming pagagamitan ng perang ito para sa mas mahalagang pagagamitan. Kaya upang magamit ito ayon sa katanggap-tanggap na kalooban ng Diyos, hindi natin ito sinasayang. Ang magsayang ay hindi maaari. Hindi tayo dapat magsayang ng material na kayamanan at magtipid upang makaipon. Ang pagtitipid ay pagiging masipag at matipid. Noong una, noong nagpunta ako sa Germany, ang mga Germans o Aleman, o ang pamumuhay po ng mga Germans, nagpunta ako sa bahay ng isang diko na nakatira sa Germany ng mahabang panahon. At tuwing winter ay napakalamig doon. Ngunit hindi siya gumagamit ng heater masyado. Kaya yung buong bahay po ay malamig. Subalit ang taong iyon, tuwing malamig ang kanyang bahay, nagsusuot siya ng dagdag na patong ng damit. Sinasabi nila na ang mga Germans daw ay ganito. Ano sila, grabing magtipid na tao. At marahil dahil matagal na siyang nakatira doon, ang diko na iyon ay natutunan ito sa kanila at nag-iipon at marami silang nakukuha.
Mayroon doong Mercedes-Benz na sasakyan, ngunit wala itong aircon. At sa halip na automatic na makina, ito'y manual, maging ang gears. Bakit? Dahil ang manual na sasakyan ay mas matipid sa gasolina. Kapag nagpunta ako sa Paris o sa ibang lugar, ang sukat ng sasakyan dito sa atin na Sonata, yung Hyundai, ay malaking sasakyan na sa kanila. Ang mali sa kanila na dalawang tao lamang ang makakasakay. Mayroon silang ganito. Dito sa ating bansa, tinatawag natin ito na tiko. Maliit na sasakyan, gaya po ng Wigo. Ano po ang tawag dito? Isang tiko? Yung pinakamaliit na sasakyan. Maraming ganoon sa kanila. Noong unang beses ko makita ito, namangha po talaga ako. Ganito ba talaga kaliit yung sasakyan? Merong sasakyan at pang dalawang tao lamang. At ang professor ng universidad sumasakay sa ganung sasakyan. At kapag nagpa-park sila ng sasakyan sa mga parking slot, sinisiksik talaga nila. Kaya nagtataka ako kung paano sila makakagalaw. Palabas. Ngunit pagkatapos ay naglalagay sila ng isang bagay sa tabi ng sasakyan upang mailabas ang sasakyan. At dahil maliit yung sasakyan, kapag itinaas ito, makakaalis sila. Ang galing! Mga kapatid, hindi dahil mayaman ang isang bansa, gumagastos lang sila ng hindi pinag-iisipan. Hindi ko masabi sa inyo kung gaano rin kalaking kuryente ang natitipid nila. Kapag pumupunta sila sa apartment, dumadaan sila sa passway. Bumubukas yung ilaw kapag may taong dumadaan at kapag nasa loob na siya ng kanyang unit, namamatay po ito. Maging yung mga escalators, gumagalaw lang ito kapag may taong tumatapak dito. Hindi ito gumagalaw kapag walang gumagamit. At ang elevator, kapag may taong tumapak sa kabilang bahagi ng elevator, umaakyat. At kapag tumapak naman sa kabilang bahagi, gumagalaw ito sa kabilang direksyon. Merong ganitong bagay. Hindi po ninyo alam kung gaano sila nakakatipid at masipag. Hindi po ninyo alam kung gaano kasipag yung mga Germans. Kaya naman sila ay isa sa mayayamang bansa sa Europa. Imposible pong hindi sila yumaman at dapat nating tularan ang mga bagay na dapat tularan. Tayo mga Koreano, kahit na wala tayong pera, gumagastos pa rin tayo sa maluhong paraan. Ang mga tao sa nakaraan na lubhang nahirapan ay hindi sila basta-basta gumagastos. Sa Germany, pagkatapos ng digmaan, para sa pagsisindi ng sigarilyo, ginagamit lang nila ang isang stick ng posporo kung merong maraming maninigarilyo ng sama-sama. Upo, sila talaga ay mahirap. Dahil sa alam na nila ang kahirapan. Subalit ang mga tao sa panahon ngayon itinatapon ng anumang bagay bilang basura. Kung pupunta tayo sa isang apartment, mayroong maraming bagay na magagamit pa na nasa basurahan na. Mga taong naninirahan po sa Germany ay nagulat at kinuha at inuwi ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi ko sinasabi na dapat nating tularan maging ang mga bagay na yun, subalit dapat tayong mamuhay ng buhay na nagtitipid at maingat sa mga pag-aari ng Diyos at dapat gamitin ang mga ito sa pinakamahalagang paraan. Ito ang buhay sa pagpipigil sa sarili, ang pamumuhay Kristiyano na nagpipigil sa sarili. Naunawaan nyo na po? Ang oras ng mga Kristiyano at ang mga material na bagay na nakuha sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng maigi at sa kahirapan. Sa ano ba natin ginagamit ang mga bagay na ito? Ang tanong na ito ay direktang konektado sa pagsisikap at kahirapan. Para saan ba ang mga ito? Sa pamamagitan ng pagpapagal at pagsisikap at kahirapan ay tinatanggap natin ang mga ito. Subalit kung gagamitin natin ito sa mga walang halaga, kung gayon ang lahat ng mga bagay at pagsisikap na iyon ay magiging walang kabuluhan. Kaya, kaya nga yung kumita ng pera ay mahirap na eh. Ang gamitin ito, ang paggamit ng pera ng maayos ay maaaring higit na mahirap. Dapat po nating pag-isipan ng malalim at gamitin ang mga ito ng maayos. Kung hindi, ang ating pagsisikap at paghihirap ay mawawalan ng kabuluhan. At sa paningin ng Diyos, ang pag-aaksaya ng mga pag-aari ng Diyos ay isang kasalanan. Gusto kong sabihin sa inyo ito. Hindi tayo dapat namumuhay na gaya ng mga makamundo. Hindi dapat. Nagatrabaho tayo ng maigi at kinikita ito. Gaano karaming kapaki-pakinabang at mahahalagang paraan ang mayroon sa paggamit nito. Nakatanggap ako ng mensahe. Sa Pilipinas ay may dumating na bagyo at maraming bahay ay bumagsak. At maging ang siyam nating brothers at sisters ay nawasak ang bahay. Natanggap ko po ang mensaheng ito. Nakakita ko rin po yung mga pictures. Kaya nga dapat tayong tumulong.
Narinig ko rin po na sa Pilipinas ay nagpa siya silang gumawa ng offerings upang tumulong. At nais ko rin pong hilingin na tayong nasa Korea ay dapat ring magpadala ng kaunting tulong. Meron po tayong napakaraming bagay na dapat gawin. Kaya gaano karaming tao ba ang nabubuhay sa kahirapan sa pinansyal? Maging sa atin, mga brothers and sisters. Kung gagamitin natin ang ating material na bagay para sa pagliligtas ng mga kaluluwa patungo sa impyerno, at kung gagamitin natin ang mga ito para sa ating mga brothers and sisters na nabubuhay sa kahirapan, gaano ba ito kaganda at katagap-tanggap sa paningin ng Diyos? At gaano kaya magagalak ang Diyos? Kaya nga ito ang buhay sa pagpipigil sa sarili. Gaano man karami ang sabihin ko tungkol dito, ito pa rin ay nararapat. Sa pamamagitan ng pag-iingat sa buhay natin, sa pagpipigil sa sarili, ang Kristiyano ay magagawang makapagpatuloy sa isang higit na nararapat na pamumuhay Kristiyano. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming amang Diyos. Salamat po sa pagliligtas sa amin na mga lumayo sa iyo o Diyos na sumusunod sa mga pagnanasa ng aming laman at sa mga walang kabuluhang bagay sa sanlibutan. Salamat po sa paggabay sa amin na mabuhay sa natitira naming buhay sa pagsunod para sa kaluwalhatian mo o Diyos na sinusunod ang iyong banal na kalooban at para sa ebanghelyo ng Panginoon at para sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang aming katawan at kaluluwa ay sa iyo sapagkat binili mo ang mga ito sa pamamagitan ng iyong dugo. Kahit pangunahan mo po kami na mabuhay lamang sa natitira naming buhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Ang aming kabataan, ang aming katawan, ang aming oras, kayamanan at talento ay sa iyo, Panginoon. Pakiusap, pamunuan at gabayan mo po kaming lahat upang kami ay tumanggap ng papuri at kaluwalhatian at matawag na mabuti at tapat na alipin sa pagdating mo, Panginoon, sa madaling panahon upang maialay namin sa iyo kung ano ang sa iyo at gamitin ito ng maayos ayon sa iyo pong kalooban. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.